DIYer ka ba na mahilig magkukumpuni ng mga bagay-bagay? Nais matuto ng mga electrical at electronic problems pero takot makuryente dahil hindi ito nakikita? Well, matuto kang gumamit ng multimeter tester. Dahil sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang pinaka-basic na paggamit ng multimeter. Kung pang DIY project lang ang mga ginagawa mo, ay apat na values lang ng multimeter ang pwede mong matutunan. Well, ano-ano ba ang mga apat na to, mga boss? Ito po ay ang DC voltage, AC voltage, ohms or resistance, at saka itong continuity. Pero kung nais mo maging isang electrician or electronic technician, ay lahat ng values dito sa ating multimeter ang dapat mong malaman. Kaya tara na sa aking channel. Ang multimeter, mga boss, ay ginagamit sa pagsukat ng mga electrical values tulad ng voltage or volts, currents or amps, and resistance or ohms. Pwede din itong itest sa diode, continuity, capacitance, at marami pang iba, mga boss. Depende po sa kategori ng multimeter mo. May mga kategori po ang ating multimeter na nabili tulad po nito. Category 3. Meron din namang category 2 na katulad nito. Yan. Yeah. Category 2. The more na mas mataas ang kategory ng multimeter mo, mga boss, is the more ito na mas marami ang functions. Ang multimeter po ay isang standard diagnostic tools na ginagamit sa electrical at electronics industries. Tinatawag din itong multimeter na voltmeter or ohmmeter. Mayroong dalawang klase ng multimeter, mga boss. Ito po ay ang analog type na parang manual ang reading, katulad nitong nasa litrato. At saka digital type naman, automatic naman ang reading. Sa digital po, mga boss, ay meron naman pong dalawang klase. Ito po ang clammeter na katulad naman nitong nasa litrato. At ito pong hawak ko ngayon is digital multimeter na BC61 Category 3. Mas advanced ng konti ito ng function kaysa sa Category 2. So ano ba ang kaibahan nila? Ang Category 3 ay may in-CB detector. Tulad nito. Yan, in-CB. Ibig sabihin ng in-CB ay non-direct contact voltage. So kayang mag-detect ng ating multimeter ng live voltage ng isang sirkuito. So for example, mga boss, ito, hahanap ka lang ng live na kuryente na kahit hindi mo ginagamit ang ating test probe ay malalaman ng ating multimeter kung live ito, kasi mag-a-alarm itong ating multimeter, iilaw to at saka tutunog. So kung tutunog at mag-a-alarm ito, mga boss, ay nagpapahiwatig na merong live current na dumadaloy sa isang circuit or sa isang wire or sa isang switch. So ang category 3 din ng multimeter, mga boss, is kayang mag-reading ng capacitance tulad nito. Ang category 3 din, mga boss, ay kaya niyang mag-reading ng amperahe sa AC current, which is hindi ito kaya ng ating category 2. Pang DC current lang ng amperahe ang kaya nitong i-reading. So kung makita mo, ang ating category 3 ay apat ang butas ng kanyang jack o nilalagyan ng test probe. Itong may sana ko, mga boss, or common is ito yung sa black probe. Yan. So, huwag mong tanggalin yan. Parati yung nasa black probe, yung common. Itong red probe ay dito naman natin ilalagay sa ating may sign na volt, ohms, at saka yung iba pang natitira, mga boss, no? So, dito yan palagi. Para saan ba ang dalawang butas na to? So, ang dalawang butas na natitira ay para to sa pagkuha ng ating amperahe. So, once nakukuha ka ng amperahe, ang tanging probe na ililipat mo lang is itong red probe lang. Pwede mo siyang ilipat dito sa 200 milliamps na fuse, at saka pwede mo rin siyang ilagay dito sa 20 amps. So, ganyan lang. Ito lang red probe ang pwede mong ilipat-lipat dyan. Kung bago ko makalimutan, mga boss, ito pala yung tinatawag na probe. So, meron siyang black, which is symbolize siya ng color code sa negative sign or negative na polarity. At saka ito namang ating red na pang positive polarity. Kailangan dito ka hawak sa insulated part. Itong may plastic cover. Kailangan hindi ka hawak dito sa metal or sa dulo or sa tip ng ating test probe. Tsaka kailangan din, mga boss, na hindi basa ang parte ng test probe. Yan. Kasi pwede kang mag-ground yan. Ito naman yung tinatawag na selector knob. Dito ka pipili, mga boss, ng mga electrical values na gusto mong itest na naaayon sa electrical reading na gusto mo. For example, pipili ka dito sa HFE. Yan.
Yan mga boss, HFA yan. So makikita sa LCD nito mga boss, ang tatak na HFA din. So ngayon lahat ng reading dito sa ating multimeter ay makikita mo dito sa ating LCD. For example, pipili ka ng 200 millivolts sa DC voltage. So ngayon, makikita dito sa ating LCD ang DC na liters. So ibig sabihin nun, DC voltage ang iyong i-reading. So ganoon na din sa ibang mga electrical values. Itong AC voltage, itong AC amperes, itong DC amperes, itong capacitance, itong diode, itong continuity, itong resistance or ohms, at saka itong in CB. Lahat ng ito ay makikita dito sa ating LCD. At dito ka sa selector knob mga boss, pipili. So pwede mo rin itong ikutin pabaliktad mga boss. Ito naman yung button mga boss para sa lights, iilaw itong ating LCD. Ito naman yung button para sa hold. Yan, mag-hold yan sa reading niya. So sa mga baguhan ay mayroon tayong dalawang klase na boltahe na ginagamit. Ito po ang DC voltage at saka AC voltage. DC voltage po ay stands for direct current. Ito po ang kanyang symbol. Merong malaking letter B which is means voltage at merong parang putol-putol na linya sa itaas nito at saka isang straight na line sa itaas. So direct current po ang symbol na to which is makikita din po natin ito sa ating multimeter. Pangalawang boltahe naman po ay ang AC voltage. AC which means alternating current. Ito naman po ang kanyang symbol. Merong malaking letter B which is means for voltage at saka merong waving na linya. So ang symbol po na to ay makikita din natin sa ating mga multimeter. So ngayon mga boss, saan ba ginagamit itong DC voltage? Ito po ay makikita sa ating mga battery. Pagka sinabi na battery mga boss, ito po ay merong polarity. Meron din itong negative at positive na terminal. Hindi ito pwedeng i-reverse or ibaliktad sa pagkonekta ang kanyang mga wires. So ano ba ang mga boltahe ng DC na meron tayo? Itong 3.8 volts na battery ng ating mga cellphone, 1.5 volts na battery ng mga AAA battery, AA battery, ito naman pong 9 volts battery na everyday. Yan, itong square. Ito naman pong 12 volts na battery ng ating sasakyan, battery ng ating mga motor, 24 volts na series connection na battery ng ating mga malalaki na sasakyan. At saka marami pang iba mga boss, no? So ito naman sa ating AC ay wala itong polarity. Wala siyang positive at negative terminal. So pwede siyang ibaliktad mga boss sa pagkabit ang kanyang mga connection. Ito po ay ginagamit sa electrical wirings or electrical current sa ating mga tahanan. So itong ginagamit natin sa ating ilaw, sa ating mga appliances. Ang AC voltage din po ay makita sa ating mga generator engine, industrial at commercial na mga factory. Sa ating mga barko at sa ating mga power plant ay AC voltage din po ang gamit dyan. Ito po ay merong 220 volts, 110 volts, 380 volts, 440 volts. Yan. So dito sa Pilipinas mga boss, ang boltahe na meron dito sa ating electrical wiring sa ating mga tahanan ay 220 volts. Samantalang sa ibang bansa mga boss, katulad ng Japan, ang gamit nilang boltahe naman ay 110. Itong 380 volts at 440 volts ay sa barko ko nakakita mga boss at saka sa mga power plant. So magsisimula tayo galing dito sa O papunta dito, clockwise rotation. So unahin natin ang HFA. Ano ba itong HFA? Ito po ay isang hybrid forward emitter. Para saan itong HFA? Para pag-test ito ng transistor. So ano ba ang transistor? Ang komposisyon ng transistor ay kagaya ng dalawang diode. So makikita dito mga boss, ito, itong mga markings na to. Meron tong PNP. Ibig sabihin ng PNP is positive, negative, positive. Ito rin NPN. Ito po ay negative, positive, negative. Itong EBCA. Yan, meron ding EBCA dyan sa itaas. So ibig sabihin yan is E is emitter, ang B is base, ang C ay collector. So ano ba ang transistor? Ito po mga boss, transistor to. Yan. So kagaya niyan, isa po yung transistor, yan. Actually, hindi natin masyadong ititick off yung transistor na yan mga boss, no. Sa inyo pa rin kung gusto nyong malaman ng HFA. May mga kaibigan tayo or kasamahan tayong mga vlogger na specific na nagbablog kung paano ba ang pag-check ng transistor, okay? So ngayon, dadako tayo dito sa DC voltage, yan. Itong symbol na to is pang DC voltage, yan. Ang pagpipilian natin mga boss dito sa DC voltage is merong 20 millivolts,
2 volts, 20 volts at saka 200 volts and then 1000 volts. So pagka sinabing DC voltage, ito yung mga boltahe na nanggagaling sa ating mga baterya. Kahit anong klaseng baterya mga boss, or di kaya nanggagaling na boltahe sa ating mga charger. So ngayon, unahin natin sa pag-test itong AAA na baterya. So since 1.5 volts ang nandito na boltahe, is isisit naman natin ang ating tester dito sa 2 volts. Kasi nga, hindi kayang i-reading ng 200 millivolts. So dito tayo sa mas mataas na boltahe sa ating multi-tester. Okay? Yan, 2 volts. So ngayon magpapap din sa ating LCD ang DC na liter. Ibig sabihin direct current na to siya. At meron ding volts na sign. Okay, so ngayon test natin to. Positive sign ay para sa read probe. Yan, tapos negative ay para sa black probe. Ang baterya na to mga boss is merong 1.5 or 1.57 na boltahe. So goods, okay pa to mga boss, no? Sunod na i-check natin is itong baterya ng 9 volts na i-ready. So, kung nakikita nyo mga boss, hindi siya nagre-reading. Bakit? Kasi nga mga boss, ang boltahe ng ating multimeter ay mas mababa na sa 2 volts lang. Samantalang ang boltahe ng ating inire-reading na baterya ay nasa 9 volts. So kailangan i-select natin ang ating selector knob dito sa mas mataas na boltahe. Yan, 20 volts na. So ngayon, magre-reading na tayo. So ang boltahe ng baterya na to is nasa 7.62 volts. So mas mababa na siya mga boss, no? Hindi na siya umabot sa 9 volts. Okay. So sunod na ating i-test is itong baterya ng cellphone. Meron siyang 3.8 volts. So kung makita nyo, meron na niyang positive at negative sign. So ayan, kung makita nyo, wala nang reading. So siguro busted or lubat na ang baterya na to mga boss. So ngayon, iti-test natin itong battery ng ating motor. So kung makikita nyo, meron din siyang positive sign at saka negative sign dito ang kanyang mga terminal. Ang ating multimeter ay nakasit na sa 20 volts. Itong ating baterya ay meron tong 12 volts. Itong ating positive na terminal ay para sa red probe. At itong negative terminal ay para sa black probe. So meron siyang 12.6766 volts. Mataas pa, good pa ang baterya na to mga boss. So ngayon, what if magkabaliktad itong ating test probe? Itong black probe ay mapunta natin sa positive terminal at itong red probe naman ay mapunta natin sa negative terminal. So yan, ibaliktad natin. So kung makita nyo, tama pa rin ang reading niya, 12.67 volts. Kaso lang mga boss, nagpa-pop up ang negative sign. So ibig sabihin niyan ay baliktad ang yung test probe, baliktad ang polarity. Yan ang kagandahan ng merong kang tester. So malalaman mo kung alin ang negative at positive na terminal. Okay, so ngayon mga boss, ititest naman natin tong baterya ng ating sasakyan. Meron din tong 12 volts na boltahe. Ito yung negative terminal at ito naman yung positive terminal. So ganyan lang, test mo lang siya ganyan. 12.37 volts. So goods pa rin to mga boss, no? Ngayon, what if ang ating dalawang baterya na to ay naka-series connection, itong malalaki na battery. So, ang boltahe niyan ay nasa 24 volts na kasi nga naka-series connection siya. Ilipat na natin itong ang ating selector knob. So, ililipat natin siya dito sa mas malaking boltahe. So, ilagay natin siya sa 200 volts, ganyan. Bago natin i-test ang ating 24 na series connection, ganyan lang kasimple, di ba? So, easy mga boss, ito yung kanyang symbol. Yan. So, EC stands for alternating current. Since dito sa Pilipinas, meron tayong 220 volts. So, automatic itong ating selector knob ay iset natin sa mas mataas or pinakamataas na boltahe. Ang pinakamataas na boltahe ay 750 volts. So, kung ilagay natin siya sa 200 volts is hindi yan magre-reading mga boss, no? So, ngayon select natin ang ating selector knob dito sa 750 volts. Yan. At nagpapapap din dito sa ating LCD ang EC na litra. At nandito ang boltahe na sign. So ito yung ating i-test. Itong live na outlet dito sa aming bahay. So, ayan.
So, ang kagandahan dito sa easy voltage, mga boss, is pwede mong ibaliktad sa pag-test ang ating test probe yan. So, okay lang yan. So, hindi magbabago ang reading. Walang magpapapap na negative sign. O kahit balibaliktarin mo yan, ganyan. So, ganyan pa rin ang mangyayari niya na reading 237 volts. Yan ang easy voltage, walang polarity. Okay? So, ngayon mga boss, ang sunod nating i-test, itong amperahe sa EC. Ito yun mga boss, yan. Meron tayong pagpipilian dito na 20 milliampers, 200 milliampers, at saka 20 amperes. So, ngayon, ang pagkuha ng amperahe sa EC ay kailangan natin ng live na current at saka isang circuit. So, for example, itong ilaw na to. Yan. So, itong ilaw na to ang kukunan natin ng reading kung ilan ang kanyang amperahe. So, kailangan mo lang gawin mga boss is magkaroon ka ng isang circuit. Kailangan meron tayong socket, meron tayong mill plug at saka itong dalawang wire, itong socket na live. Para ma-share ko sa inyo na live to, kunan natin ng reading. O dito tayo sa voltahe, sa EC. Okay. So ayan, meron tayong 239 volts. Okay? Ang gawin lang natin is putulin natin ang isang linya nitong connection natin dito sa ating ilaw. Isang linya lang. Ito na mga boss, naputol ko ng isang linya. So set aside muna natin yan. Sunod natin gagawin is dito muna sa multimeter. So take note ko sa inyo, kailangan focus ka at presence of mind para hindi ka magkaroon ng short circuit or kuya hindi magkaroon ng damage ang ating multimeter. So ilagay natin ang ating multimeter, ang selector niya ilagay natin dito sa pinakamataas na amperahe, dito sa EC amperes. So 20, ilagay natin sa 20. Ayan, 20 amperes. So ngayon, sunod na step, kailangan na bunutin natin itong read probe. Yan. So tulad ng sinabi ko kanina, pagkuha ng amperahe, magagamit itong dalawang jack dito. Since nasa 20 amperes ang ating selector knob, ilagay din natin ito sa 20 amperes. Yan, 20 amperes na jack. At saka itong black probe is dito na palagi ito sa common. So huwag mo nang tanggalin. So ganyan ang maging setup ng ating multimeter. Okay? So ngayon, sunod is kailangan na makonekta natin itong ating test probe dito sa pinutol natin na linya. I-connect muna natin. So mag-ingat mga boss ha, high voltage to. So kailangan hindi muna nakasaksak to para hindi tayo makuryente. So ilagay natin siya kahit saan mga boss, kahit sa black probe o red probe. So itong black probe naman para dito sa kabila na linya. So kibali ang prosesong na to mga boss is kailangan lang natin ipadaan ng isang connection ng kuryente dito sa ating tester para magkaroon tayo ng reading sa amperahe. So magiging ganito na ang ating setup ngayon. Kulang na lang, isasaksak na natin to para iilaw tong ating bulb at saka magre-reading tong ating multimeter. So bago natin gagawin yan mga boss, kailangan makuha muna natin kung ilan talaga ang amperahe na kailangan natin dito sa ating bulb. So ang formula sa pagkuha ng amperahe, kailangan ng power divide volts equals current or amperahe. Itong ating bulb is 12 watts to mga boss. So ito yung power. Ngayon divide natin siya sa voltahe na nakuha natin kanina dito sa ating socket. So meron tayong 239 volts kanina, di ba? Ito yung nakuha ko sa computation ko, 0.050 amperes. So ngayon kailangan ito yung lalabas na reading dito sa ating multimeter. So since kompleto na ang ating setup, so isaksak na natin to. So ayan, kung makita nyo, umilaw siya. Okay? At kung makita nyo rin dito, meron siyang 0.5 amperes. Alright. So ganyan lang mga boss. So sunod na setup naman is sa DC amperes. So meron tayong pagpipilian na 20 amperes at saka 200 milliampers. So iset up na natin tong ating selector knob sa pinakamataas. Yan, 20 amperes. Tapos ang ating kulay pula na test probe is dito pa rin sa 20 amperes. Okay? Ang setup sa EC amperes at sa DC amperes ay parehas lang mga boss, no? Halos magkaparehas lang. Kaso lang dito sa ating DC kailangan ng polarity. Kuha tayo ng source doon sa battery. Okay?
So, bago ako mag-proceed mga boss, kung nakaabot ka dito sa part ng ating video ngayon at nagustuhan mo ang ating tutorial, ay paki-feedback naman sa ating comment section box. Maraming salamat. So, kailangan natin ng battery. So, ito yung negative terminal ng ating battery at ito naman yung positive terminal. So, ayan, positive yan. Diba? Tsaka negative to. Okay. Kailangan natin ng isang circuito naman. So, kailangan natin ng bulb. 3 watts ang bulb na to mga boss. At tsaka, ang connection ng positive at negative. So, ito yung negative, ito yung positive. Ang sample ko pala ngayon is itong ating DIY na lamp tester. Para makita nyo mga boss na umiilaw talaga to, lagay ko ang negative dito. Tsaka, ito naman ang sa positive. Ayan mga boss, oh. Diba? So, ang magiging setup, kagaya pa rin doon sa ginawa natin sa DC. So, putulin lang natin tong linya na to. So, meron na akong ginawang putol. So, disconnect lang natin siya. Yan. Itong negative terminal ay para sa black probe. Ganyan. So, red probe para sa positive. Ganyan. So, ngayon, kompleto na ang ating setup. So, ilapat na lang natin itong positive na ilaw natin dito sa ating positive na terminal. So, ayan. Umiilaw na siya mga boss, di ba? Tsaka kung makita nyo, merong reading ang ating multimeter. So, ayan. 0.25 amperes. Ang sunod kong ituturo sa inyo mga boss ay itong capacitance na reading. So, para to sa capacitor mga boss, no? Pagka sinabing capacitance, ito yung kanyang symbol, letter H. So, take note sa inyo mga boss na marami pong klase ang kapasitor. Meron itong tinatawag na polarized at non-polarized. So, sa polarized na kapasitor mga boss ay nag-iisa lang po ang klase nito. Ito pong tinatawag na electrolytic kapasitor. Itong electrolytic. Yan. Kung kita kayo ng may symbol na parang negative sign, yan, ganito ang forma niya, ganito ang katawan. So, meron siyang polarity. Kasi meron siyang negative sign. So, ibig sabihin itong kabila ang positive. So, ito po ay isang sample ng electrolytic capacitor. So, marami pa pong klase mga boss no na design ang electrolytic. Yan. Meron din ganitong kulay. Basta kung makita nyo meron siyang mga terminal na papaywatig na polarized siya or meron siyang polarity ay electrolytic capacitor yan. So, dito naman sa non-polarized na klase ng capacitor meron tayong tinatawag na ceramic capacitor, fixed capacitor, film capacitor, paper capacitor, polyester capacitor, meron ding metallized film capacitor. Pagka sinabing polarized capacitor mga boss, ay bawal siyang magbaliktad ang kanyang connection. Kung mabaliktad mo sa pagkabito, siguradong sasabog to mga boss, lalong-lalo na yung may mga malaking capacitor dito sa grupo ng mga capacitance. So, kung makita nyo, merong value ang ating capacitor ng 20 nanofarad, 200 nanofarad, 2 microfarad, 20 microfarad hanggang 200 microfarad. So, ano-ano ba ang mga symbols nito mga boss at yung sinasabi kong mga parang-parang? Yung symbols ng ating capacitant at ito naman yung conversion niya. Meron tayong tinatawag na equiparant mga boss. Ito yung pinakamababang value ng capacitance. Ito yung symbols niya. Meron din tayong tinatawag na nanoparant. Ito naman yung symbols niya. At itong microparant, ito naman yung kanyang symbol. Kung makita niya mga boss, ito yung milliparant. Ito yung may pinakamataas na value sa ating capacitance. Tako naman tayo dito sa unit of conversion niya. So, kung makita niya mga boss, ang 1,000 na equiparant ay equivalent yan ng 1 nanoparant lang. Tapos, itong 1,000 na nanoparant, equivalent yan ng 1 microparant. Tapos, itong 1,000 microparant ay equivalent yan ng 1 milliparant. So, lahat ng to mga boss, ng mga symbols na to at saka mga numbers dito, ay makita natin sa ating multimeter. So, ayan. Ito yan mga boss, yan. Maliit lang ang kayang i-reading na kapasitan sa ating multimeter. So, hanggang 200 microparant lang. So, take note ko rin sa inyo na may mga mas malalaking mga capacitance ang mga kapasitor. So, kailangan din natin ng mas malaki pa nito na value ng capacitance. So, pagka-capacitor na ang ating reading mga boss, is itong read probe ay palagi itong nandito. So, ang ititest natin na kapasitor ay itong electrolytic o ito yung polarized. So, kung makita nyo, meron siyang 400 volts at meron din siyang 22 microfarad. So, lahat ng kapasitor ay merong mga nakalagay dito na indication tungkol sa value ng capacitance na o at voltahe ng isang kapasitor. Ayan, titest natin siya.
Since meron tayong kapasitor na 22 microfarad, isisit natin ang ating multimeter sa mas mataas na reading. Yan. So, dito tayo sa microfarad. Itong may symbol na UF. So, dito tayo sa 200 mga boss. Kasi ang una sa 200 ay 20 lang. So, itong ating kapasitor is meron 22 microfarad. So, ngayon, since polarized yung mga boss, kailangan itong negative sign is para sa black probe. At saka itong red probe naman mga boss ay para dito sa kabila na terminal, which is ito yung positive. So, ayan. So, kung makita nyo mga boss, hindi agad siya magre-reading. So, kailangan mag-intay ka ng mga ilang seconds bago mag-reading itong ating multimeter. Basta capacitance or capacitor ang ating kinukunan ng sukat. So, kung makita nyo, meron siyang 21.8 microfarad. Nandito din sa ating LCD, ang tatak na microfarad. So, sa madaling salita, maganda pa ang capacitance ng kapasitor na to. Meron siyang 22 na microfarad. So, sa reading niya is 21.8. Kuha pa tayo ng isang sample. Ito mga boss, itong kapasitor na to, maliit lang. So, meron niyang 47 microfarad at saka meron siyang 50 volts. O, test natin siya. Black probe at red probe. Polarity yan mga boss, merong polarity. Kasi electrolytic capacitor to ating sinusukat. Pero yung ibang kapasitor mga boss, non-polarized na. So, kahit saan mo ilagay ang terminal, okay siya, magre-reading yan. So, meron siyang 46.5 microfarad. Ibig sabihin nun, good pa ang kapasitor na to kasi 47 microfarad ang kanyang capacitance. So, ngayon, paano ba natin malalaman kung good or bad ang ating kapasitor? Kung nasa tamang kondisyon pa ang ating kapasitor, mga boss, ay nasa tamang capacitance reading din ito, mga boss, no? So, kanyang reading na capacitance is 21.8. Tapos 22 lang siya, ang original niya. So, ibig sabihin, maganda pa siya mga boss, no? Kasi hapit siyang umabot sa 22 microfarad. So, kung ang nababasa na capacitance ng ating multimeter ay halos kalahati ng 22 microfarad or nasa 12 microfarad lang siya or 10 microfarad, ibig sabihin nun, bad or may leaking na or nagbabawas na ng capacitance ang ating kapasitor. So, hindi na siya magandang gamitin. Okay. So, ngayon mga boss, ang sunod na itest ko ay ang diode. Ito siya mga boss. Yan. Ito yung symbol ng diode at dito din natin ilagay ang ating selector knob sa diode. Yan. So malalaman mo na nasa diode na siya mga boss kasi makikita din to sa ating LCD ang symbols ng diode. Yan. Sa itaas. Tsaka voltage. Okay. Dito lang natin ilagay ang ating red probe. Saka ang black probe ay palaging sa common. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang sample ng ating diode. Ito po ang diode. So, ganyan mga boss, oh. Yan yung diode. Kung nakita nyo, meron siyang side na may malaking bahagi ang color black. Sa right side niya mga boss, is maliit lang ang kulay na gray. So, merong ibig sabihin yan mga boss, no? So, para mas maintindihan natin, pumunta muna tayo sa ating drawing. So, ito yung symbol nating diode, diba? So, dito yung positive side at negative side. So, kung makita nyo mga boss, dito din, ibig sabihin ito, itong symbols din na to is always itong may triangle na drawing na positive at yung itong kabila na side is negative. So, ito din ang totoong porma or hugis ng ating diode. Ito siya mga boss. Yan. Itong kulay black, yan yung tinatawag na anode. Itong kulay silver, yan yung tinatawag na cathode. Ngayon, ano ba ang functions ng diode? Ito yung pinaka-main function niya. One direction of current flow. So, isa lang ang direction ng ating diode. Ganito ang kanyang posisyon. Kung papasok dito ang kuryente, lalabas siya dito. At hindi na siya makakabalik pa. O hindi siya pwedeng bumalik. So, para siyang directional bulb or check bulb. Ganyan. Ang ating diode din mga boss, ang pinaka-main function niya talaga ay kaya niyang i-convert ang AC current to direct current. Ngayon, paano ba i-check ang good na diode at saka bad na diode? So ngayon mga boss, ito yung ating diode, di ba? Nandito din ang ating drawing kung makita nyo. So ito yung positive at ito yung negative. So ngayon, dito natin ilagay ang ating positive. Yan, positive probe, tsaka negative probe. So kung nakita nyo mga boss, nagre-reading ang ating multimeter. So meron siyang 0.66 volts. So paano natin malaman kung maayos pa or good pa ang diode na to? So basic lang mga boss, no? Kailangan baliktarin mo lang siya. Yan. Itong positive ay nasa negative probe na.
tong ating cathode or negative ng ating diode is nasa positive na probe na. So yan. Once na mabaliktad mo na siya mga boss, hindi yan magkakaroon ng reading ating multimeter. Tapos kung baliktarin naman natin siya, ito. Yan. Magkakaroon niya ng reading. So ibig sabihin nun, nasa tama pa or buo pa ang diode na to mga boss, no? Kasi nga tulad na sinabi ko kanina, one direction of flow of current ang kanyang function. So para sa check valve, isa lang ang kanyang direction. So dapat isa lang ang kanyang reading. Ito lang ang kanyang reading. Kung baliktarin mo siya, hindi siya magkaroon ng reading. Yan. So ang diode kasi mga boss, mayroon tinatawag na forward bias at reverse bias. So ngayon, isa pang tip. Pagka malakas or mataas ang reading ng isa, tapos pag baliktad mo mga boss, meron din siyang reading na kaunti, bad pa rin ang diode mo. Meron na yung shortage kung tinawag. So ganyan lang ang pag-test ng diode. So sunod sa ating listahan ay ang continuity. Ito po ang symbols ng continuity mga boss. Parang buzzer sign. So ibig sabihin ng continuity mga boss, yung buo ang linya, walang putol, yung close ang circuit. So paano natin malalaman kung walang putol o buo ang isang circuit? So malalaman natin yun dahil tutunog itong ating multimeter. So ngayon, iset natin ang ating multimeter dito sa continuity. Yan. So malalaman din natin na continuity na ang ating LCD o ating monitor. Ilawan natin. Yan. So makita na dito ang sign ng continuity. Tsaka ohms mga boss, no? So ngayon, since continuity ang ating kukunan, itong ating red probe ay dito na palagi yan. At tsaka ang ating black probe ay palaging nasa common yan. So ngayon, magte-test na tayo sa continuity. So unahin ko sa pag-test itong switch mga boss, no? Yan. Kung buo itong switch mga boss, kung hindi ito siya busted, ay tutunog itong ating multimeter. So simple lang mga boss, kahit saan mo ilagay itong ating test probe, tutunog to. So wala siyang polarity na kailangan. So ayan, tumunog at iilaw pa itong light na red ito mga boss. So hindi nyo lang masyadong makita, pero may ilaw yan. Yan, may ilaw yung red. So ibig sabihin, buo or goods ang switch na to. Sunod naman is itong ating fuse. Yan. So test natin kung buo pa ang fuse na to mga boss, wala bang putol. So ayan, walang putol ang fuse na to. Next is itong isang fuse ng ating motherboard. Yan. Test din natin siya kahit sa ang terminal. Kahit mabaliktad pa, tutunog talaga ang continuity. So ibig sabihin, walang putol sa loob ng fuse na to. Good pa to. Kung may putol man, hindi tutunog, okay? Sunod ay itong ating switch. Push button switch. So ito lang dalawa. Dalawang wire niya. Connect lang natin. Yan. Tapos pindutin lang natin to. So ayan. So ibig sabihin, buo ang switch na to. So ang sunod mga boss ay itong magnetic contactor. So pisahan natin dito. Tutunog to mga boss kung meron pang contact. Yan, tumunog siya sa line 1. Tapos dito naman sa line 2. Yan, tumunog din siya mga boss. Sa line 3. So, yan, hindi tumunog ang line 3. So, nagpapahiwatig yan na walang kontak sa line 3. So, busted ang linyada dito sa line 3. Ang kagandahan sa continuity mga boss ay malalaman mo ang pag-trace ng wire. So, ito, itong wire na to. Matrace mo kung saan ang karugtong niya. Malalaman mo rin kung may putol siya. So, hindi tumunog. So, ayan, tumunog mga boss. So, alam mo kung saan ang karugtong niya. Di ba? Hanap pa tayo. So, mga boss, hanapin natin kung saan ang karugtong niya. Yan. Wala. 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 So, ayan. Narinig niyo, tumunog siya. So ngayon, ang sunod na ating i-test ay itong resistance or ohms. So kung makita mo ang value ng ating resistance, meron siyang 200 ohms, meron siyang 2k ohms, 20k,
200k ohms at 2 million ohms and 20 million ohms. So ngayon ang resistance ay para sa mga resistor. So ayan, ito yung resistor mga boss. Ito ang ating test probe ay nakaposisyon pa rin sa common ang black at saka sa red ang itong usual na ginagamit natin, itong mga voltahe, ohms at saka itong sa diode. So ngayon i-select natin ang ating selector knob para matest natin itong resistor na to. So ilagay natin siya sa 200 ohms. Tapos kahit saan mo ilagay itong ating test probe mga boss is magkakaroon to ng resistance. So wala. So, kung wala siyang reading sa resistance niya mga boss, kailangan mo lang pataasan ng kunti itong ating selector. So ilagay natin siya sa 2k. Yan, 2k ohms. Tapos mag-test ka naman ulit sa ating resistor. Yan, wala pa rin. So ngayon ilagay natin siya sa 20k ohms. So ayan, wala pa rin mga boss, no? Next is ilagay natin siya sa 200k ohms. So ayan mga boss, nakikita nyo meron na siyang reading ng resistance 65.2. So ganyan lang sa pag-test ng resistance sa ating resistor. Kung hindi mo makuha sa unang value ng ating resistance dito sa ating multimeter, kailangan mo lang dagdagan ng dagdagan para magkaroon siya ng reading. Pero itong ating ohms mga boss ay pwede din natin igamitin sa mga coil, katulad ng coil ng contactor na to. So pwede natin siyang i-test dito. Malalaman natin kung ilan ang resistance ng coil sa magnetic contactor na to mga boss. Okay? So kahit saan mo lang ilagay itong test probe natin. Yan. So wala siyang reading. Tapos pataasan natin, lagyan natin sa 2K. So ayan, kung makita nyo, meron na siyang reading 519 ohms, okay? Itong ating solenoid valve ng hydraulic or directional valve natin, pwede din natin ma-check ang resistance ng coil na to. 200 natin ilagay, ganyan. So wala siyang reading dito sa kabila. So merong reading dito sa kabila mga boss. Meron siyang 15.9 ohms. So ayan, so paiba-iba 16.1. So yan yung pinakalast. Yan, yan. Ibig sabihin nun, dito sa kabila wala siyang reading. Bad na to sa kabila, ito good pa to mga boss. Yan. So ganyan lang. At saka bago ko makalimutan, itong ating resistance pwede din natin itong i-check sa mga solenoid ng ating injector, sa mga common rail na mga injector natin, sa mga AFI meron na yung mga solenoid ng ating mga injector dyan. So ang sunod nitong at resistance is ito ng NCB. So live itong NCB mga boss. So napakita ko na to sa una kong video, and then wala na mga boss, no? Yan na lang. So kung nagustuhan nyo ang ating tutorial ngayon is please like, share and subscribe sa aking channel. Maraming salamat, peace.